out po sa inyo. Ang video pong ito ay para lang po share sa inyo yung aking pong collection ng mga Louis Vuitton nung nasa Switzerland pa po ako. Simula nung lumipat na ako sa US ay natigil na po. Yun. Kaya marami po akong na-collect na hindi naman lahat ay ginagamit ko. Actually, marami pa po mga bago. So, umpisan po natin kasi medyo po marami akong small accessories, tsaka bag. At yung iba po hindi ko na alam saan ko nailagay kasi lumipat po ako ng bahay. So, yung iba po hindi ko mahanap. So, ito lang po yung nakita ko. So, meron pa ako dito. Ito po yung unang-una kong Louis Vuitton na acquired. Actually, hindi ko po ito binili. Ito po ay regalo ng aking family sa Switzerland. Ito po yung purse na ibinigay nila sa akin na Louis Vuitton. Ito po ay ang ilan taon na po to? Ano na po to? 33 years old na po itong bag na to. Simula nung lumipat ako ng Switzerland. Nung nasa Switzerland ako, bago pa lang ako doon, binigyan na nila ako nito. So, iyan po yan. At palagi ko pong gamit siya noon. Malaki po siya. Meron siyang maliit, meron ding malaki. Ito po yung malaki. Ang ayaw ko lang, wala siyang mga compartments. Pero maraming mailalagay. Super, para siyang traveling bag pagka talagang ginamit nyo. So, yan po siya. Ngayon, di ko na po siya ginagamit. Tinatago ko lang. At mind you, yung mga leather, hindi po siya matagal po talaga masira. Kaya, worth naman po. Ito lang po yung kanyang nangumumuti. Pangalawa na po itong pinalitan ko siya. Ito po. Binili ko to, tapos pinalitan. Ganon din yung yung hawakan kung gusto nyo. Pero ito lang po ang pinalitan ko kasi nangingitim ba siya? Pero hindi siya sira. Lang nangingitim. Yun. Ayan po yan. Tapos po, dahil mahilig ako mag-travel back and forth po sa Philippines, minsan sa Switzerland din po, tsaka sa iba pong lugar. Ito po yung aking traveling bag na ginagamit. So, yan po. Ang ginagamit ko, bugbog na rin po ito. Every time na umaalis ako, yan ang ginagamit ko. So, marami naman po silang style. Kung gusto nyo po yung medyo maliit, manipis. Ito po, medyo makapal-kapal po siya. Kasi po, mahilig ako sa traveling gamit. Ito po, yung maliit siya. Ito, luma na rin to. Na rin to, siguro 30 years old na rin to. Na madalas kong gamitin pagka gusto kong lang, yung labas-labas lang po, pwede po to, pag may party kayo, yon maliit lang siya, wala naman po ding wala pong compartment din sa loob, so yun ang ayaw ko sa kanya, pero yun po, ito po yun, maliit, pero ayoko naman po ng mga maliit na na bag. Yung next naman po, ay nagamit ko na rin a few times, ito sa trabaho. Ito po, damiya din po siya. Ayan po. Ngayon, sa loob po, wala rin compartment. Meron naman isa lang. Ano ba naman lalagay natin? Ngayon, sa harap naman meron po. Ayan po. Pero kasi mahilig po ako din madaming compartments. Dahil mahilig lang po ako ng Louis Vuitton, nabili. Yun lang po. Nung nasa Switzerland pa naman ako, hindi po dito. Kasi doon po iba po ang aking boy doon. So, ayan po, ayan yung aking isang bag na Louis Vuitton po, na damye. So, tapos po, meron siyang lang ganito para ibuklatin kung gusto nyo. Kasi malalaki sila. Kung sa malalaki, yun nga lang po, walang mga hindi siya masyadong parang compartment sa loob. Yun ang problema doon. Yan po. So, ito po yung aking Susunod po ay ito po. Po siya? Yung para pong envelope. Tapos, lagay nyo lang po yung mga madalas ko po itong gamitin. Pagka, kunyari po, mayroong mga interview sa mga immigration. Noon, madalas akong pumunta sa mga meron pa akong interview sa trabaho o kaya punta ako dun sa Chicago dahil andun yung
Philippine Consulate, eh madalas ko pong gamitin ito. Doon ko lang siya nagagamit. Basta may mga interview, ganyan po. Meron po siyang ano sa loob, ganyan. Yan lang po. Alam nyo, magkano to noon na nabili ko po to, matagal na rin po ang buhay nito. Siguro mga, hindi ko na maalala, siguro mga 18 years na siya, o 20 years, siguro 20 years, sabihin na natin, hindi ko na kasi maalala, no? Yan na, nabili ko to. Noong araw, mga ano lang siya, 350 lang siya. So, ngayon, ay hindi ko na alam, siguro mga ano na, 700 kung dollars, mga siguro $600, ganun. Kasi noon, 350 po na Swiss franc ang bili ko neto. Sabihin natin $300 at the time. Yun po siya. Maganda naman siya dahil yung dito niya, hindi siya namumuti. Ibang klase, katulad sa mga bag, namumuti. Yung nangingitim ba, hindi namumuti. Nangingitim. Ito po hindi yan. Sana nga lahat ganyan eh, nilagay nila eh. No? Sige po. Ayan po, ito po, small na shoulder bag po na madalas kong gamitin sa traveling din. Kasi po, din ko ilalagay yung mga small na stuff, yung mga card, yung wallet, yung toothbrush, and everything. Tapos, inyano ko na lang kinacrossbody ko kasi ang hirap po kuhain doon sa malaking bag ko. So, ito po siya. Ito, matagal na rin po ito. Siguro din po mga siguro mga 20 years na rin din po siya. Simula nag-travel ako eh, meron na ako na ito. 20 years siguro. 20 years small. At the time po, ang bili ko rin din po, siguro mga 350. Pero matagal na yun. Ngayon po, siguro mga $600-$500. Ganyan po ang price noon. Tapos po, ito po, ganun din. Sa traveling, pag umuwi ako ng Philippines o sa Switzerland, ito, dami po siya. Meron pong isa pong compartment doon at ito lang, yun lang. Tapos iyan po yung ano niya, dami po siya. Ito po yung ginagamit ko palakad, strolling doon sa Philippines. Yan po yan ang ginagamit ko. So, gamit na gamit din po yan ito. Ito, mga 15 years old. Ito po, mga 15 years old siguro ito. Kasi nandito ako nag 2006 po ako nakarating dito sa US. So, since then, hindi na ako nakabili. Konti na lang. Punta ako doon. Maliliit. Tapos po ito, bago po ito, hindi ko rin po siya nagamit. Ganun din po. Parang ganun din. Kaya lang ito, maganda yung handle niya. So, pamasok. Kunyari po sa office, shoulder bag po. Hindi siya kalak. Hindi siya masyado mahaba, pero okay naman din. So, yan po yung bag na ito na hindi ko po nagagamit pa. Nilalagay ko lang po sa cabinet. Sabi nila, bakit ka nagbibibili? Hindi mo naman ginagamit. Ewan po kasi parang ano ko lang, gusto ko lang bumili ng Louis Vuitton nung nasa Switch lang. Oh, ito po is very rare sa Louis Vuitton po. Ito, very rare. Very rare po siya. Hindi ko rin din ginamit. Nandun sa cabinet. Speedo. Speedo po ang tawag. Speedo. Pero multicolor naman siya. Speedo. Hindi ako masyado fan nito kasi nga, maliit. Ewan ba, bakit bumili ako? Yun lang. Kasi nga, very fan ako sa Louis Vuitton ba, ganun. So, yun. Pero hindi ko siya talaga nagamit. So, yun po. Meron po ako isang bag na ito po.
ay luma na rin. Hindi man luma, ibig sabihin, matagal ko nang nabili. I bought this probably on 19, nung bago pa lang ako sa Switzerland. So, katulad po nung 30 years, siguro po ito ay mga 31 years or 32 years. Naka-box pa po, ayan o. Hindi pa, never used po. Bagong-bago po ito. Binili ko po to noon ng, di ko na maalala, I think 500 po. 500. Kung wala na pong ganitong style, yata, kasi old style na po siya, 500 yata. So, kung ngayon siguro mga 800 o 1,000 o more than $1,000 kung mabibili nyo. Hindi ko pa po ito nagagamit. Naku, pag nakita to ni mother ko, sabihin, bakit di mo sa akin binigay yan, ha? Yun. Ito po yun siya, oh. Naka-box pa talaga. Hindi ko pa talaga siya nagamit. Ayan, oh. Talagang brand new. Hindi ko alam, meron palang laman. Ayan pala, oh, yung hindi ko nakikita. May laman po, oh. Ayan. Meron, may anak. Meron pala, meron sa loob. Ayan, oh. Ayan pa, oh. Ayan pa, hinahanap ko siguro, yan yun. Pero meron talaga akong hinahanap yung attaching case. Hindi ko siya nakita. So, ayan, brand new po siya. Hindi pa talaga na, ano. Ito po yan, oh. Ito po, mangingitim po siya. Pag matagal na ito, yan ang hindi ko gusto doon. Pag matagal na yan, mangingitim siya. At saka ito, yan. Yung klase ng leather na to, ganon. Pero hindi po sira. Mangingitim lang. Tapos, para po ma-detect nyo yung ano, yung fake, ang system po nung ano, eh yung design po niya, hindi niya na pinuputol. Magkarugtong po yung ano, kasi nga, para hindi po maano. Sa mga fake po, hindi po. Kasi syempre, sayang, no? Ganun po ang ma-detect nyo kung fake siya. Small accessories po natin ngayon. Ayan, yung madalas kong gamitin. Ito po, yung wallet. Ito po, meron po ako isang wallet po na siguro ay after 25 years po ay nag-give up sa akin. So, hindi ko na po siya, ano, hindi ko na po siya ginagamit. Pero tinago ko pa. Ngayon ito, hindi naman siya bago-bago, ilang years ko nang ginagamit. So, ayan po yung kapalit niya, na wallet. Tapos, meron din po yung passport case po, ayan. Dalawa po siya, isa sa America, at saka sa Philippine passport. Kaya dalawa po yung aking ganito. Actually po, meron pang isa na hindi ko po makita kung saan. Ano yon, extra po yon. So, ayan po yung mga nagamit ko na. Ako na isa na ginagamit ko pa pala. Kasi in the rest, eh, mga bago siya. Ito po, nagamit ko pa po ito. Eh, nisa lang po yata. Aside from doon sa ganito ko, yung isa po na ganito, ito po talagang tagal-tagal na kasi nito eh. Ito po, eh, bago-bago. Nakabox pa nga siya. Oh, ayan. Pero, hindi ko matanda kung ginamit ko to. Hindi. Ayan po siya. Meron po siyang ano, meron po siyang bag din. Kung gusto nyo, o kaya kung maliit po, eh, yung ano lang, parang maliit lang siya na ano, yan po. Kung gusto mo naman, ito po, yung para siyang maliit na ano na shoulder. Maliit na shoulder bag o cross body bag. Ganyan po. Ito po, binili ko po ito ng extra. Ibilin po nyo itong extra, alam nyo, mahal din to. Ito lang, eh, hindi ko matanda at the time po, eh, ito lang. Hindi ko matanda, siguro mga $70 siguro. Yan lang, ito lang, yung strap lang niya. So, kasi nga ayoko to, ang liit-liit naman ito, sabi ko. So, bumili ako niyan. So, kasi meron siyang ganito, ayan o, tsaka ito, sabitan. So, yan yun, ang mahal pala, sabi ko. Di bale, kasi gusto ko nga, meron akong ano, yan po. Hindi ko matanda kung nagamit ko na siya o hindi pa. Parang hindi kasi bago pa. Ganun. So, ngayon, yun po ang ano. Ngayon, alam nyo, meron ako isang surprise gift na nagaling to sa boss ko nung nasa Switzerland ako. Ay, nagulat ako kasi nga mahal ito eh. Mga siguro, mga $450 to at the time.
2005 siguro yun, binigay niya taga International Labor Organization. Doon po kasi ako naging tatrabaho sa United Nations Office. Ito po, binigay niya sa akin. Nagulat ako, mahal-mahal ito. Ba't niya ako binigyan? Sabi ko, ayan o. Ano po siya? Wallet. Wallet din po. Ma ibang klaseng wallet. Ayan po, ayan o. Tapos merong ano. Parang ganito yung wallet ko po na ano na nanaluma pero medyo maliit ng konti. Ayan po binigay niya. Ang mahal nito kasi no, bibigyan ka ba doon? Ay doon po hindi basta-basta nagbibigay po. Doon nagulat lang ako. Siguro appreciate niya after long years na kilala niya ako. Yun po. Basko siya. Basko po. Lawyer yun. Yun. Ayan, binigay niya. Hindi pa rin po nagagamit. Bagong-bago. Bago pa rin po ito. Tago-tago. O, yun po. Ako meron po akong napansin. Tumitingin po ako. Diba meron po akong pinakita sa inyo na bag na ito po. Tapos yung second ito. Meron pong strap. Tapos, pag bukas-bukas ko po na iba kong mga box, ay nakita ko to. Ito! Eh, diba? Para siyang, ano, small, medium, large. Meron pala ako neto na hindi ko napansin na meron pala ako neto. Eh, yan, o, maliit na purse. Ewan ko, no, lipstick siguro, pwede mo lagay. Hindi ko matandaan kung nagamit ko na siya. So, meron pala ako niyan. Ngayon ko napansin ulit na meron pala. So, yan po. Ngayon po, yung iba po ay hindi ko naman, ito po, hindi ko pa na mga nagamit itong mga natira. Katulad po neto. Ito po. Nakabox pa nga eh, kasi nga, hindi ko nga. Lalagyan po ng ano, ng salamin. Lalagyan. Ito, luma na rin din po to. Binili ko na rin po to. Siguro mga 20 years na po ang edad din po neto. O baka more than pa, hindi ko na matandaan. Binili ko po ito, $170. So, sabihin na natin dollars, $150 at the time. Pero ngayon, mahal na rin po siguro ito. Ayan, hindi ko po pa nagagamit hanggang ngayon. Nandiyan lang po siya sa box. Naka-box lang siya. Ayan, box po po. Ayan lang po yan. Tapos po, ito pa, meron pa akong... Ito, naka-box. Hindi ko alam pa kami ito eh. Ay! May wallet pa pala ako. Ayan po oh. Dami eh. Wallet. Eh, ano po yata to? Pwede pang lalaki. Nabili ko lang. Basta. Bago pala. Hindi pa nagagamit. Ayan pala siya. Hindi ko napansin na hinahanap ko. Ayan pala. So, ayan po siya. Mga hindi pa po nagagamit siya kasi lalo na may mga box yung iba po wala na kasi nagagamit ko na po siya. Tapos ito po, ayun po, ano to, tingnan natin. Ay, ito po, ano ba to? Oh, ano lang pala, parang diary or agenda. Tapos lagay mo yung credit card mo. Tingnan mo, basta ako nun, pili lang, gusto ko lang mag-collect. Nung araw, ganun po. Ngayon, hindi na po. Nakita ko na po ang banyo ng pera. Nasa US na ako. Noong kasi sa Switzerland, iba po talaga ang ano po doon. Status ko doon. So, yan po. Ano po po? Ito. Ito po yung mga last set po ng aking mga small accessories na lahat po sila ay mga bago na hindi po nagamit pa. Ito po ay isa doon sa mga nabili ko, 50 years ago na siguro po. Isang keychain po. Pero meron siyang ano, pwede mo coin purse din. Pwede mo lagyan siya ng small accessories. Nabili ko po na ito ay mga 170 po na ano, 170 na dollars. Siguro ngayon ay mga 200 na siguro po. Mga 230, 250. Kasi nagmamahal naman, mahal na nga talaga sila ngayon. Kaya, at saka po, ang Louis Vuitton, hindi po yan nagsisale. Hindi po talaga sila nagsisale. Walang sale po sa Louis Vuitton. So, ito po ay
isang bago pa rin nung napunta ako ng Switzerland, sister ko po ang nagbigay sa akin ito, gift niya sa akin na actually gusto niya akong ibili ng level 2. Sabi ko mahal-mahal nun, wag na lang yun kasi sayang ang pera. So anyway, sabi ko bili na lang yung maliit na accessories, kaya ito ang nabili niya sa akin, which is still new pa rin, hindi naman pa nagagamit. Isa po, another wallet na naman po, coin parts. Ano po yan? Ito lang po. 350 po ito. Ay hindi, 380 pala. 380. Ito lang, ang liit na to. 380 na po yan. Ngayon, siguro ngayon, dahil ano po yan, matagal na, a few years ago po nung nagpunta ako. Siguro ngayon, 400. Siguro 400 kasi 380. Ganun ba? Ayan lang it na yan, eh ang mahal, no? At ay po yung last niya, eh ito po. Another. Ito po yung ano nila, yung box nilang luma. Ayan. Yung paya niya, yung huli nilang box. Yung luma nilang box. It's another coin purse. Ito po. Ay, matagal na po to, pero hindi pa rin nagagamit. Ayan po. Ano to? Siguro po eh, 25 years ago po itong nabili. Tagal, sobrang tagal na po nito. At saka yung box, sabi ko nga eh, luma. Ayan po yung box. Luma box po. Kasi na yung takip niya. Wala. Anyway, yan po yung box niya. Yan po. Nung araw, ganyan po yung box na luma. Tapos nilagyan nila ng ganito. Kaso. Yan. Yun na ngayon yung box nila. So, ayan po yung aking mga Louis Vuitton collection po. Ayan po yan sila lahat. Yung po lahat ng Louis Vuitton na meron ako do, yung sabi ko meron po. Kung hindi nakita, kung nasaan po siya, de, dyan lang po siguro yun. Anyway po, yun po. Nung nandun ako sa Switzerland, member po ako o meron ako pangalan sa kanila. So, every time pag may bago silang katalog ng mga latest or updates, binibigyan nila ako. Eh, ngayon po, eh, dahil nandito na ako, hindi na. So, kaya ako marami po akong mga ganito. Ito po yung latest katalog nila. Ayan po. At sa loob, andun po yung mga ano nila, yung mga bag nila na gusto mong order eh. Ayan po. Ayan. Ang problema lang po ay walang prices. Hindi, wala po siyang prices. So, ang normally po, pag hindi nyo alam ang price, diba, magpunta kayo sa online ng Louis Vuitton. Tapos po, makikita nyo po kung ano po yung pangalan. Tapos, isulat nyo kung ano yung pangalan nung ano, ng Louis Vuitton na model. Katulad po nito, yan po, ay ibang klase po yan. Yan po yung mga mas mahal pa po doon sa mga nabili ko. Kasi po yan eh, ewan ko. Pero yan po, yan mga, yan po ang mga latest na nilabas nila. At mas mahal po yan. So yun nga po na wala ka namang price dito. So sabi mo, paano ka, kaya po yung gantong bag, diba? Maganda po yung bag na yan. Kaso nga po, walang compartment. So, yan po yan yung mga katalog nila. Ngayon, nung nagpunta po ako sa Switzerland, binigyan po ako ng list. Ito po yon. Lahat po yan, nandyan yung model nila. Tapos, may mga price po. Meron na po sila mga price. Kung magkano. Hindi po siguro 100% lahat, pero at least may idea po kayo kung magkano yung price do, gusto nyong orderin. Pero sabi ko nga, mahal-mahal, no? Makakabili ka ba nun? Ngayon yung mga bags nila, ay kinikip ko pa kasi sabi ko, ito yung dati nilang bags. Yan po yung dati. Ngayon po ang bags nila, ganito na po. Yan na. Pinalitan na nila ng itim. Dati po ito. Marami po ako nyan yung iba. Hindi ko alam kung nasaan. Ito po, marami. Kinikip ko sila kasi katulad din nilang bag na kinukulit. Kulit ko din siya. Tapos po, ang mahal po niya, pag binili nyo, bag lang ha, mahal pa. Ito po yung mga box dati na luma, na ngayon ay pinalitan na po nila. So, yun po yun. Kaya, yun po yung aking pong nag-gather lahat.
aking collection sa inyo na sana po nagkaroon kayo na idea kung ano, kung bibili ba kayo o hindi. Pero once in a lifetime, maganda rin kung bumili tayo ng isang bagay na kahit po ay mahal, diba? Kasi ano lang naman yun eh, minsan lang sa buhay natin. Kaya kahit isa lang po makabili tayo, eh di maganda po, diba? So sa mga ibang kakilala ko, ganun din eh, meron silang isang bag na talagang napakaganda. So yun po yun, kasi po matagal naman po magamit yun. Sabi ko nga sa inyo, yung isa po ay 33 years na simula na napunta ako Switzerland, na yun po yung bag ko, eh buhay pa po siya hanggang ngayon. Ito nga po ano, ito nga po eh, matagal na talaga din to, talaga din buhay to kasi nasa bag ko siya. So ano na siya, mga 20 years na siya pa na nandun na sa bag ko. Kaya maano talaga sila, matibay, matagal magamit. So very worth po ang price. Ngayon po dahil nandito na ako, iba na po ang bag ko ngayon na binibili. So naglayo na po ako sa mukhang ito. Pero dahil po may collection na po, yun na lang po ang memory ko nung nandun ako sa Switzerland. So yun po ang aking po ma-share sa inyo sa araw na ito. So sana po ay nasiyahan po kayo sa aking video at sa susunod po uli. Thank you po sa inyong lahat at sana po ay patuloy niyo akong suportahan sa aking mga videos. Bye-bye po at salamat pong uli.